Hi guys! So, ang tagal ulit bago last na nagparamdam ako sa inyo dito sa YouTube. And sorry, basa ang aking hair kasi kakaligo ko lang, kakatapos ko lang mag-walking sa labas and nag-download sa akin na gawan ko ng kontento itong ano na to, itong topic na i-discuss ko sa inyo. The only reason why bigla sa akin nag-struck to kasi after kong mag-walking sa labas, nung pagpahinga ko, biglang pumasok sa akin, ano, pag-usapan mo yung ano or talk about authenticity. Tapos, sobrang timing, may kaka-approve pa lang ako na post sa Astro North Star talking about fire signs. And alam ko kasi sa esoteric astrology, fire signs ang isa sa mga ano signs na pinakamalapit sa frequency ni God because it is the element of creation aside sa destruction. Syempre may polarity yan. And at the same time, it is in the frequency of authenticity. Ano ba ibig sabihin pag sinabing frequency of authenticity? Bago ako magsimula kung ano yun, i-discuss ko muna or i-explain ko muna bakit kailangan nating pag-usapan to. Kasi yung ibang tao, hindi nila naiintindihan ang usapang authenticity. Kasi ang tingin nila sa authenticity, parang wala na lang pakialam sa ibang tao, basta-basta. It's not just that. That's just the cherry on top ng pagiging authentic. Kasi pag authentic ka, talagang wala kang pakialam sa ibang tao. Kasi nga, ang opposite nun is people pleaser. And hindi ka people pleaser. Pag authentic ka na tao, hindi ka people pleaser because you love yourself more. And diba sinasabi sa universe na ang pinaka-powerful na frequency or energy is the energy of love, the frequency of love. Yan ang pinaka-powerful na energy sa buong universe. Now, how do you love other people if you don't love yourself? Diyan papasok si authenticity. Because when you are authentic, hindi mo kailangan i-bypass kung ano talaga yung totoong nararamdaman mo. Kasi wala kang pakialam sa opinion ng ibang tao. At pag wala kang pakialam sa opinion ng ibang tao, wala kang pakialam sa sasabihin nila, mas napaprioritize mo yung needs mo, mas napaprioritize mo kung ano yung good and bad para sa'yo, mas madali kang umiwas kasi wala kang pakialam sa kanila eh. Wala kang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. At napaka-importante nun guys, kasi kung palagi mo na lang iisipin, ay baka isipin ito, ganito, ganyan, baka hindi nila ako magustuhan, mahihirapan kang mahalin sarili mo. Pag hindi mo mahal ng sarili mo, number one, palagi kang isi-step on ng mga tao. Kaya minsan mapapansin ko din sa mga ibang taong kakilala ko na ano na they lack boundaries. They are people pleasers. Paulit-ulit yung cycle nila na tinatrample upon or sinistep on sila ng mga ano ng mga people around them, whether mabait sa kanila yan or friends din nila. Kasi wala kang boundaries eh. Pag wala kang boundaries, pag hindi ka marunong mag-set ng boundaries, kinocompromise mo yung sarili mo in the process. And when you compromise yourself in the process, you do not prioritize your needs, what you need, what is good and bad for you, gumagawa ka ng kasalanan sa sarili mo. And hindi maganda yun. Kasi kapag the moment na ginawa mo yun or the moment na hinayaan mong ibang tao ang magdikta ng buhay mo, mawawalan ka ng sense of self. At pag nawalan ka ng sense of self, pag nawalan ka ng, kumbaga, pag nawalan ka ng identity dahil diniktahan na ng ibang tao kung sino ka, you lose yourself in the process and you will not know who you are. Mas madali kang ma-manipulate, mas madali kang maapakan ng ibang tao. At yan ang ayokong mangyari sa inyo. Kung sakali man na ma-experience mo na maapakan ng ibang tao, doesn't mean you already don't love yourself or you don't respect yourself. Hindi ibig sabihin ganun yun. Minsan kasi kailangan nating maranasan yan para mas maintindihan natin yung concept ng self-love. Minsan kailangan talaga tayong maapakan ng ibang tao, kailangan tayong matraidor ng ibang tao, kailangan tayong maabuso ng ibang tao para maintindihan natin yung value natin at yung worth natin. Because the moment we step into our power, the moment we realize our worth, we have self-love, mas madali magkaroon ng authentic na pagkatao or authenticity sa ano natin, sa
pagka-vibration natin sa self natin. Nagkakaroon lang ng pagkakamali or nagkakaroon lang ng mali kapag paulit-ulit yung cycle, paulit-ulit ka nang naaapakan ng ibang tao, hindi mo pa rin nakikita yung lesson behind that. So, minsan, kailangan nating ma-experience yung mga bagay na yun. And it doesn't mean kung na-experience mo yun ngayon or na-experience mo yun ngayon, hindi ibig sabihin na wala ka na agad na self-love. Minsan, kailangan mo yung maranasan ng isang beses. Or sabihin natin mga dalawa, may palugit, dalawa. Minsan, kailangan mo yung maranasan sa buhay mo para mag-step up ka na ipaglaban yung sarili mo. Because the moment na ipaglaban mo yung sarili mo, nakadikit na dun yung alam mo na yung worth mo eh. At may respeto ka sa sarili mo kasi hindi mo hahayaan yung ibang tao na ganunin ka. At kapag nag-step into your power ka, nagkaroon ka ng self-respect, automatic ang self-love mo sa sarili mo kasi alam mo na yung difference ng gusto mo at hindi, ng acceptable para sa'yo at sa hindi. And now that you know that, mas makikilala mo yung sarili mo. Kasi nasa process yan eh. Kapag alam mo na kung ano yung gusto mo, ano yung hindi, ano yung respectful sa'yo, ano yung disrespectful para sa'yo, madali mo na siyang i-classify sa sarili mo. Ah, ito, pag ginawa sa akin to ng tao, ayoko na sa kanila. Ah, ito, pag ginawa ito sa akin ng isang kaibigan ko, plus points yun, diba? The more na alam mo ano ang gusto mo sa buhay, ano ang gusto mo para sa sarili mo, kung anong ikaka-healthy mo, para sa peace of mind mo, para sa soul mo, para sa heart mo, the moment na alam mo yan, super close ka na sa frequency ng authenticity. Kasi ang pakiramdam ng authentic, guys, ang pakiramdam ng totoong authentic or ang pakiramdam ng totoong authenticity, wala ka nang pakialam sa sasabihin ng ibang tao dahil kilala mo ang sarili mo. At kapag kilala mo ang sarili mo, kahit diktahan ka pa nila kung ano yung tingin nilang tama sa buhay nila, wala kang pakialam. You don't care. You don't care what they think. Kasi sino ba sila? Are they paying your bills? Are they giving an ambag into your life? Hindi, di ba? Kaya importante talagang kilala mo ang sarili mo at mahal mo ang sarili mo. Because babalik tayo sa pinaka-unang concept na tinutukoy ko. How do you give love to other people if you don't love yourself? How can you pour your cup or share your cup if you are empty yourself? Ano yun, baso agad yung bibigay mo? Yung baso yung ibibigay mo sa kanila? Hindi pwede yun. Ikaw yung mauubos nun. Now, dito papasok yung beauty ng authenticity. Once you embody the authentic frequency or the authentic energy of who you are, yung true soul essence mo, pag na-embody mo yun, at nakita ng ibang tao na, authentic tong taong to, grabe, hindi siya nahihiya na ipakita kung sino siya, hindi siya nahihiyang pagsabihan ng kung ano-ano kasi kilala niya yung sarili niya. Dalawang klaseng tao ang ma-attract mo sa buhay mo. Unang tao, yan yung mga matitrigger sa'yo. Matitrigger sila because alam nila sa sarili nila na people pleaser sila. Whether they know it consciously or subconsciously, matitrigger sa'yo yung mga people pleaser. You know why? Because all their lives, na condition ng utak nila na kailangan nilang sumunod sa society, kailangan nilang sumunod sa norm, kailangan gusto sila ng ibang tao, kailangan hindi sila magkamali. And shadow na nila yun. It's not up to you and it's not your fault. Minsan, nagiging catalyst tayo sa buhay ng ibang tao, especially ng mga people pleaser, para mag-step up din sila, na i-embrace kung sino sila, yung totoong gusto nila, yung hindi gusto ng ibang tao para sa kanila. At yung isa na pwede nating ma-attract as authentic people or tayo na nag-embody or nagsisimula mag-embody ng authentic frequency, yun yung mga taong pwedeng ma-inspire sa atin na ilabas din kung sino sila. Maraming tao ang nagtatago because they were bullied all their lives. They've been outcast, they've been separated or segregated from lives because they are different. They don't follow the norm. They are not like most people. And it's okay. Wala lang kasi nagsasabi sa kanila na okay magpakatotoo ka kung sino ka. Walang nagsasabi sa kanila na okay na magpakatotoo sila sa sarili nila. It's okay. And when you embody your authenticity, you inspire those kinds of people. And when you inspire those kinds of people, you reflect or create a ripple effect.
of self-love towards those people. And when you create a ripple effect na parang tubig na nagkakaroon ng ripple effect towards other people, they embody self-love, mas madaling spread ang love frequency. It all starts with authenticity, guys. At yan ang hindi naiintindihan ng mga tao, especially ng mga matatanda. And we can't blame them. The Pluto in Scorpio and Pluto in Libra generation are built like that, and we cannot blame them kasi ganun yung generation nila. Inculcated sa utak nila na kailangan sumunod sa society, kailangan sumunod sa norm, dapat gusto ka para hindi ka mabash, dapat ganito ka. And hindi pwedeng ganun palagi. Yan ang lesson ng North Node in Aries transit ngayon at ng South Node in Libra transit until 2025. Because when you embody the frequency of authenticity, masusurvive mo lahat ng pwedeng pagdaanan sa darating na eclipse. And when you are not authentic, when you are stuck sa sinasabi ng ibang tao sa'yo, which is a South Node in Libra frequency, malalaga sila sa buhay mo ng masakit na paraan. Whereas kapag ini-embody mo yung authenticity mo, yung authentic self mo, pag nalaga sila, lahampak eh. It's just because alam mo sa sarili mo na hindi sila nagsiserve sa buhay mo ng tama. It's time to step up, guys. Embody your, ano, embody yourself, embody who you are, no matter what other people think about you. Kung sakaling tingin nila, ah, pangit niyan kasi kulot buhok mo, ah, pangit niyan kasi ganyan-ganyan, hindi mo dapat gawin yan kasi dapat nakaskirt tayo palagi as babae. Who cares? Embody who you are. Ah, hindi ganyan kasi hindi pwede ganyan-ganyan. F them. Them. You don't have to people please. Embody who you are. When you embody who you are, you become authentic. You create self-love kasi for yourself. And you inspire others and you trigger others who need healing para maging authentic din sila. And that's how we spread the love frequency. That's how we spread love energy. And ang love energy, hindi yan limited sa romance. Hindi yan limited sa concept of love na ininculcate sa atin ng media or ng society or ng culture. Love starts from within. Lahat ng bagay sa universe nagsa-start within us. Hindi pwedeng uunahin mo yung external bago internal. Even in healing, kailangan mag-purge ka muna sa loob mo bago mag-manifest yan sa labas. Kung magulo ang buhay mo, baka may turmoil ka sa puso mo or sa loob mo. Baka may turmoil ka sa buhay mo. And sometimes it's okay. It's okay na magkaroon ng gulo sa buhay because may lesson din doon, and that's for another topic. Ang gusto ko lang iiwan sa inyo if napapanood yung video na to is okay lang magpakatotoo ka sa sarili mo kung sino ka. Kung tingin mo ayaw ng mama mo o ng papa mo, kung anong itsura ng buhok mo, kung anong itsura ng katawan mo, kung yung arts na ginagawa mo, feeling mo may future, kung tingin mo or tingin nila dapat ganitong course ka, pero ito talaga yung gusto mo, embody who you are. Follow what you want. Embody who you are. Alamin mo, i-classify mo ano yung okay sa'yo, ano yung hindi. Kasi kapag alam mo at nakaya mong segregate yan, or kung alam mo sa sarili mo kung ano yung gusto mo, kung sino ka, sobrang dali ng bagay lahat para sa'yo. Kasi lagi ko itong tinuturo sa manifestation class ko. Pag nasa love frequency ka at kinuhear mo ang mind mo sa heart mo, sobrang dali ng manifestations. Yan ang hindi naiintindihan ng ibang tao, kaya nagkakandarapat, nahihirapan sila. It starts within us. It starts with us. And we have to stop thinking about what other people think is right for us. Kasi tayo ang nagmamando ng buhay natin, hindi sila. Tayo nagbabayad ng bills natin, hindi sila. Tayo ang nagpapatakbo ng buhay natin, hindi sila. So what better way can you do for yourself? We only live once. Gas-gas man yung kasabihan na yan, but we only live once. You will be hated anyway if gawin mo yung gusto mo or hindi mo gawin yung gusto mo. Diba? Eh bakit di mo na lang gawin yung gusto mo, diba? Ganun lang yun, guys. And kung ako sa inyo, the best thing you can ever do for yourself is to be authentic. At sa mga nagtatanong, paano ba mahalin yung sarili? Paano ba yung self-love? It's not just massage or spa or getting your fingers done.
Self-love comes from knowing what you want, knowing your worth, knowing your value, respecting yourself. And you do that by being authentic with who you are. So, i-recap ko lang lahat ng sinabi ko, no? Ano ba ang authenticity? It's being who you are, kung sino ka, regardless of what other people think. How do you achieve that? Through self-love. How do you achieve self-love? Through not minding people, hence magkakambal silang dalawa, no? If you know your worth, you respect yourself, you know your value, kaya mong isegregate yan. And when you know kung ano ang gusto mo at ano ang hindi, kung ano ang fit sa'yo, ano ang hindi, mas madali mong ma-embody yun sa sarili mo. Mas madali mong ma-embody kung sino ka, at ano ang gusto mo in society, in public. Because that's just the key, eh. Knowing who you are. And when you know who you are, you love yourself. So, ayun. I hope nakatulong ito sa inyo, guys. And kung gusto nyo pa ako mag-upload ng mga ganito in the future, comment down below sa comment section. And kung meron kayong... Sorry, purge ako, eh. And kung meron kayong ibang topic na gusto i-discuss, feel free to suggest. Ayan. Love and light to all, and thank you so much for tuning in. Mwah!